dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-YouTube! Si Papa Dudut po ito. Huwag kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel at manood ng ating mga personal vlogs. May mga comedy, may mga challenges at mga personal vlogs na pwede ninyong panoodin aside from listening sa ating Papa Dudut Stories. Huwag kakalimutan, subscribe na! Dear Papa Dudut, tawagin niyo po ako sa pangalang Yumie. Heto po kasi ang pangalan ko sa kasalukuyang lugar kung saan ako naroroon. Bunso po ako sa apat na magkakapatid at nag-iisang babae. Simple lamang ang buhay na nakamulatan ko. Isa po ako sa mga milyong-milyong tagapakinig ng inyong programa. Hangad ko din po na sana'y maere ang kwento ng buhay at pag-ibig ko. Isa po ako sa mga masusugid ninyong tagahanga. Nakailang tipa na po ako ng aking netbook pero hindi ko pa rin alam kung paano uumpisahan ang kwento ng buhay ko. Nakailang delete na rin po ako dahil bawat masasakit na alaala ng nakaraan ko ay waring tumutusok sa buong pagkatao ko. Gusto kong ilabas ang lahat. Ikwento sa lahat sa kung paano naging marahas ang pinili kong kapalaran. Destiny is a matter of choice. If you choose it to happen, then it would be your destiny. Lagi akong nakakarinig sa nanay ko na tayo mismo ang pipili sa kapalaran natin. Gaya na lamang ng pagpili niya sa kapalaran niya. Mapait na kapalaran niya. Sa piling ng aking ama. Babaero ang aking ama, Papa Dudut. Isang maton at lasinggero. Bata pa lamang kami ay nasilayan na namin kung paanong nagtiis si nanay sa kalupitan ng aming ama. Apat kaming magkakapatid. Bunso ako at nag-iisang babae. Sa totoo lang, Papa Dudut, magpahanggang sa ngayon, kinakapa ko sa pagkatao ko kung naranasan ko bang magkaroon ng ama. Lagi kong tinatanong sa sarili ko kung may naidulot bang maganda ang tatay namin. Pero sadyang mabait pa rin ang Diyos dahil binayaan niya kami ng napakabait na ina. Mabait, yun nga lang ay martyr din. Noong nagtatrabaho sa Maynila si tatay ay masasabi kong mas gumaan ang takbo ng buhay namin. Walang gulo, walang away, walang lasing at walang maingay. Madami na kaming nababalitaan na gawain ni tatay sa trabaho niya. Pero walang pakialam si nanay. Hindi ko masisisi ang tatlong kuya ko kung bakit hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral. Nagrebelde sila at labis na nagtanim ng galit sa akin. Hindi ko man masyadong maintindihan ang mga nangyayari sa mga panahong yon. Pero ang mga salita ni nanay ang umuukit sa pagkatao ko. Na huwag daw kaming magtatanim ng sama ng loob o galit sa aming ama, sapagkat wala kami kapag wala siya. Lumaki akong baon-baon ang mga pangaral ni nanay. Hanggang sa muling umuwi si tatay at dito na muling nagumpisa ang mas malalang kalbaryo ng buhay namin. Masasabi ko, Papa Dudut, na hindi nasubaybayan ng tatay ko ang pagdadalaga ko. Wala din akong maalalang kahit minsan siya ang nagsabit ng kahit na anong parangal
na nakukuha ko sa tuwing sumasapit ang closing. Ang mga naaalala ko lang ay mga pasan ni nanay sa tuwing sasaktan siya. Mga malulutong na mura sa tuwing wala siyang ulam na masarap. At mga pagbabantang nakakamatay kahit naririnig lamang. Bawat araw ay naging mahirap sa amin sa pagdating ni tatay. Halos araw-araw siyang lasing. Kapag hindi naman nakakainom, bugnutin at panayang pagsigaw. Hindi ko na mabilang kung makailang ulit akong umiyak sa tuwing sisigawan niya ako. Masakit? Oo. Pero mas nasasaktan ako kapag nanay ko na ang pinapahirapan niya. Nanay ko na walang ginawa kundi ang ibigay ang pangangailangan namin. Na dapat sana ay tatay namin ang gumagawa. Ang nanay namin ay walang ginawa kundi ang magpakamartir sa kanya. Hindi na rin mabilang ang mga gabing napupuno ng sigawan ang loob ng aming bahay. Mga gabing pinapalayas niya kami. Mga gabing sa bintana kami dumaraan. At mga gabing sa labas kami naghahantay hanggang sa makatulog siya. Awang-awa ako sa katayuan ng aming buhay. Nakakahiyang magkaroon ng pamilyang buo pero magulo. Labis na naapektuhan ng pag-aaral ko. May mga araw papadudot na papasok akong bangag dahil sa puyat. May mga araw na mugto ang mga mata ko sa kakaiyak. Mga araw na halos natutulala ako. Kinakapa na bakit ganon siya? Bakit ganon niya kami tratuhin? Bakit niya kami pinahihirapan na pamilya niya? Hanggang sa mabarkada ako dahil dito. Natuto akong uminom, natuto akong manigarilyo. Natutong magtanim ng sama ng loob sa tatay ko. May ibubuga naman ako sa klase, Papa Dudut. Sa katunayan ay matataas naman ang mga markang nakukuha ko. Kahit pa napabarkada na ako. Dumating pa sa puntong nagsisinungaling ako sa nanay ko dahil sa halip na umuwi ay nakikitulog ako sa bahay ng barkada. Nakakasawa na kasi ang mga eksena sa bahay. Natuto rin akong mag-boyfriend, mabilis akong ma-fall. Ganon nga siguro pag kulang sa pansin. Madami actually, may Cesar, Gerald, Chris, James, Ellie, Kevin, JR, bla bla bla. As in madami, Papa Dudut. Hanggang sa makilala ko si Brian. Unang pag-ibig na maituturing pero panandalian lamang. Isang gabi lang sa sayawan pero mula ng gabing yon ay hindi ko na siya makalimutan. Naging kami pero walang masyadong komunikasyon. Siguro nga ay masyadong bata pa para sa amin. Hanggang sa hindi ko na malayang nagkahiwalay na kami ng landas. Tumawag ako sa kanya pero babae ang sumagot. At asawa daw niya. Nasabi ko na lamang dati na pare-pareho lang ang mga lalaki. Pareho lang sila ng tatay ko. Napapaiyakin ka lang dahil dito ay natuto akong makipaglaro. Galit ako sa mga lahi nila. Pare-pareho sila. Walang ginawa kundi ang paiyakin ang mga nagmamahal sa kanila. Walang ginawa kundi ang paluhain ang mga babaeng sobrang nagpapahalaga sa kanila. Kasabay ng pag-aaral ko ang pagbibilang ng mga lalaking dumaan sa buhay ko. Nakipaglaro ako, oo, pero sadyang mapaglaro din sila. Minsan ako yung talo. Ako yung umiiyak. Pero matibay ako, Papa Dudut. Hindi ko pinapakita na talunan ako. Nakatulong na rin ang personalidad ko na maingay, masiyahin para walang iniindang kahit na anong sakit. Plastic ako, oo. Nagagawa kong itago yung mga sakit na nararanasan ko. Natuto akong maging matibay dahil yon ang dapat.
Natuto akong maging matapang dahil ayaw ko nang inaapi ako. Dahil buong buhay ko ay inapi ako ng tatay ko. Naging matatag ako para sa nanay ko. Nabarkada man ako pero hindi ko pinabayaan ang pag-aaral ko. Pumasok din akong varsity player sa volleyball para magkaroon ng scholarship. Nakuha din akong scholar ni Mayor at alam kong malaking tulong yon para sa nanay ko. Sinikap ko oo dahil yon ang alam kong pambawi sa pagod at pagtitiis ng nanay ko. At para na rin may mapatunayan ako sa tatay ko na paulit-ulit na hinuhusgahan ako. Imbes na siya mismo ang humila sa akin paitaas. Akala ko ay puro laro lamang. Hanggang sa nakilala ko si Silith, na minsang magbakasyon kami sa lugar ng mga grandparents ko. Bagong sawi lang din siya sa syota niya dati. Nakita ko kung paano siya magwala, kung paano siya nasaktan. Parang naging panakipbutas ako. Nanligaw siya, ako naman tong gaga na fall sa kabaitan at kaswitan niya. Kaya bumigay ako sa kanya. Akala ko ay masaya ang lahat. Akala ko ay iba siya. Everyday niya ako niloloadan dati para magkausap lang kami. Every week din siyang tumatawag para daw makapag-concentrate ako sa pag-aaral ko. Well, malaking pagbabago sa buhay ko nang dumating siya. Inspired ako and take note ha, napasama pa ako sa dean's list. Pumayat ako, nagpaganda, nagmature. Labis ko siyang minahal. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang siyang nakipaghiwalay sa akin nang walang dahilan. Umiyak ako ng umiyak, nalaman ng family ko yon at sobra akong nasaktan. Ilang gabi ko siyang iniyakan. Sinisisi ko ang tatay ko, Papa Dudut. Sa akin napupunta ang karma na dapat ay para sa kanya. Ganun pala pagpipiliin mo na na magseryoso. Kapalit pala ay lolokohin ka lang din at paaasahin sa mga pangako. Kinakapa ako ano bang nagawa ko at hiniwalayan niya ako. Hanggang sa nalaman kong may jowa na pala siya. Take note, bata at may nangyari na sa kanila. Yun yung bagay na hindi ko maibigay na kahit ganon kadami ang naging boyfriend ko ay iniingatan ko. Dahil may paniniwala akong para lamang sa pakakasalan ko ang bagay na yon. Nawala ako sa dean's list. Mas lumala, natry ko pang pumasok sa klase ng laseng. Pare-pareho lang ang mga lalaki. Madami akong mga karanasan kaya labis na galit sa kanila magpahanggang sa ngayon ang nararamdaman ko. Hindi lang sa pananakit nila pati na rin sa pang-aabuso nila sa kahinaan ko. Meron yung nahipuan ako sa puwitan ng amo ko sa Maynila dati. Hinipuan ako ng ilang grupo ng kalalakihan na kung hindi nakapagsumbong ang pinsang ko ay malamang wasak na ako. At ang pinakamalupit na magpahanggang sa ngayon ay dala-dala ko pa rin sa loob ko yon. Yung mismong lolo ko na hinalikan ako sa labi at makailang beses na nagtangkang pasukin ako sa kwarto ko sa tuwing pupunta kami sa bahay nila. Wala akong pinagsabihan na kahit kanino. Masisisi niyo ba ako ngayon kung galit na galit ako sa kabaro ng tatay ko? Mapang-abuso sila. Mapanakit. Malupit. Dumating sa puntong galit ako sa mundo. Galit ako sa lahat. Nagrebelde, alak dito, alak doon. BF na sabay-sabay at barkada ang naging sandalan ko. Pero believe pa rin ako sa sarili ko dahil pinagpatuloy ko pa rin ang pag-aaral ko. Kasi yun ang dapat ipapakita ko sa mga lalaking nanakit sa akin na matatag ako, na hindi basta-basta natitibag. Hanggang sa makilala ko siya, taong 2011. Nagkaroon ako ng karamay, ng sandalan sa mga panahong kailangan. Mga panahon na kailangan ko ng yayakap sa akin sa tuwing ipagsisigawan ko ang galit ko sa puso ko.
Nagkaroon ng makikinig sa tuwing ilalabas ko ang tinanakit ko sa mundo. Hindi niya ako iniwan hanggang sa hindi ko na namalayang nahulog na ang puso ko sa patibong ng pag-ibig. Pero mali. Oo, sadyang mali. Maling tao, Papa Dudut. Maling tao kasi kamag-anak ko. Third cousin ko siya, Papa Dudut. Natakot ako dati kasi alam kong kung ano ang kahinatnan ng papasukin ko. Minahal ko na siya ng sobra. Iba siya, ibang iba. At mahal din niya ako. Mahal na mahal. July 2014 nang naging kami. Oo, kahit na alam namin ang sitwasyon. Pinalaya namin ang mga puso namin na mahalin ng isa't isa. Na kahit alam naming mali ay ipinagpatuloy pa rin namin. Dumaan ang taon at sadyang ang totoo ang kasabihang walang sikretong hindi nabubunyag. Nalaman ng lahat, ang kinakatakot ko lang ay ang malaman ng tatay ko. Hindi nagkulang si nanay sa pangaral sa akin. Araw-araw niya akong pinapaalalahanan na ako lang daw ang nakakaalam ng kapalaran ko. Maging matalino daw ako sa kahit na anong desisyon na gagawin ko. Pero naging bingi ako. Nagpatianod ako sa pagmamahal niya. Ganon nga siguro kapag minsan lang may magpahalaga sa iyo ng sobra. Bawat araw at oras ay sinusulit ko sa tuwing kasama ko siya. Nagkasya kami sa mga patagong pagkikita. Kasabay ng matamis naming mga sandali, ang mga pangakong kahit na anong mangyari ay hindi kami bibitiw sa isa't isa. Masyado kaming nalulong sa isa't isa. Masyado naming pinahalagahan ang isa't isa na hindi na iniinda kung ano ang sasabihin ng mga nakakaalam. Hanggang sa dumating sa puntong nakahalata na ang tatay ko. At nang minsang tumakas ako para makipag-inuman sa bahay ng pinsan ko, kung saan ay andon ang boyfriend ko ay sinundan ako ng tatay ko. Nakita niya kami. Sumigaw siya na lumabas ka dyan, malandi ka. Paglabas ko ng bahay, sinabunutan niya ako kaagad. Pinakawalan din niya ang isang malakas na sampal dahilan para bumagsak ako. Lasing siya noon kaya naman wala akong magawa. Tadyak dito, sipa doon. Sampal dito, sampal doon. Kasabay ng mga malulutong na mura. Inamba pa niya ang itak niya na akala mo ay papatayin niya ako. Halos mawala na ako ng ulirat ng gabing yon. Hindi ko na alam kung paano ako makakauwi. Pagkarating ko ng bahay ay dali-dali ako nag-impake ng mga gamit ko. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Kinausap ako ng nanay ko at nagmakaawa siya. Anak, kung aalis ka, saan ka pupunta? Baka kung mapano ka lang, ang sabi niya. Wala na akong nagawa kundi ang umiyak na lamang. Saan nga ba ako pupunta kung sakali? Eh kahit minsan, hindi ko pa naranasang mapalayo sa nanay ko. Masyado ako nagalit sa tatay ko. Nag-iisa akong babae pero kung ituring niya ako ay parang hindi niya ako anak. Minsan nga, kung hindi ko pa siya kamukha ay iisipin ko talaga na hindi niya ako anak. Mabilis na umusa ng taon. Hanggang hindi ko na namalaya na nasa huling taon na ako sa kolehiyo. At malapit ko nang mapatunayan sa tatay ko na mali siya. Na makapagtatapos ako na may mararating ako. Na may patutunguhan ng buhay ko. Kasabay ng pag-usad ng buwan, ang patuloy naming pagkakaroon ng panakaw ng mga sandali ng aking kasintahan. Hanggang nagimbal na lang ako sa katotohanan ng melama na ang sinapupunan ko. Biglang gumuho ang mundo ko. Natakot akong harapin ang katotohanan ng mukhang tama ang tatay ko. Pansamantala kaming tumira sa bahay ng mga magulang ko. Dahil yon sa kahilingan ng nanay ko. Para daw maalagaan ako. Bawat araw ay nakikiramdam ako sa tatay ko. Nakikita ko ang tuwa sa tuwing nakikita niya ang anak ko. Ipinagdarasal ko na sana ay tuluyan na niyang matanggap ang kapalarang pinili ko.
madalang lang umuwi sa amin ang tatay ng anak ko. Nagtatrabaho kasi siya sa munisipyo sa kanila. Kaya ko naman kasi nandyan si nanay para umagapay sa aming mag-ina. Hanggang sa dumating ang isang araw na inubo si Naya ang anak ko. Sinugod namin siya sa ospital at yun nga napag-alaman naming pneumonia na pala. At nagka-infection sa loob ng... Dala na rin siguro ng mga nainom kong gamot noong nagbubuntis ako. Labis ang iyak ko ng turukan ng anak ko. Pinagdarasal ko na sana isa akin na lamang mapunta ang sakit ng anak ko. Halos isang linggo kaming naglagi sa ospital. At minsan lang ding dumalaw si tatay na halatang pilit pa. Mangiyak-iyak ako dahil sobrang laki ng bill namin. Saan kami kukuha ng pambayad gayong halos wala nang masahod ang ama ng anak ko. Mabuti na lamang at nandyan ang kuya ko para sagutin ang bayad. Pero nangako naman kaming babayaran ito. Umusad pa ang araw. Halos madalang pa ding dumalaw ang tatay ng anak ko. Hanggang isang araw ay dumating siya. Masungit at moody. Ewan ko kung bakit sa tuwing nandyan siya ay naiinis ako. Hanggang sa naiwan niya sa kwarto ang cellphone niya. Hindi ko ugaling mag-usisa pero may kung anong nag-udyok sa akin para pakialaman ang cellphone niya. Walang laman sa inbox hanggang sa mapadako ako sa sent items. At nagimbal ako sa mga nabasa ko. Ang sabi niya sa babae niya, "Pumunta ka dito sa bahay, dito ka matulog. Wala naman ang asawa ko, nasa kanila." Halos sumabog ang buong pagkatao ko sa katotohanang niloloko pala ako ng lalaking pinili ko. Nadurog ang pagkatao ko sa katotohanang kagaya din pala siya ng iba, ng lahat. Wala siyang kaalam-alam na nabasa ko na at nalaman ko na ang baho niya. Hindi ako makapaniwala, Papa Dudut, na kaya niya akong gaguhin. Malayo sa inaakala ko na kaya niyang gawin yon sa akin. Nasa likod na siya ng bahay, nagsasampay, pinahawak ko sa hipag ko ang anak ko. Pinuntahan ko siya sa likod ng bahay at bigla akong binato ang cellphone niya. Sa pool, sa mukha niya. Gulat na gulat siya. Halos magunahan na ang mga luha sa mga mata ko kasabay ng mga nilabas kong hinanakit sa kanya. "Kailan mo pa ako niloloko? Kailan mo pa ako ginagago?" Mga tanong na halos ayaw nang lumabas sa mga labi ko. Umiiyak din siya. Nagmamakaawa na wala daw siyang ginawa na hindi daw sila nagkita. Bingi ako ng araw na yon. Halos wala akong lakas na tanggapin ng bagay na yon. Pinalayas ko siya. Hindi kinausap pero nanatili siya sa bahay namin. Walang kaalam-alam ang mga magulang at kuya ko sa kung ano ang nangyari. Nanahimik lamang ako at hindi kumikibo. Pinaramdam ko sa kanya ang hinanakit ko na nararamdaman. Umusad ang mga buwan. Nandyan lang siya. Iniwan niya ang trabaho niya para patunayang ako ang mahal niya. Nanatili siya sa amin at nagtiis sa ugali ng tatay ko sa kung paano kami itrato. Oo, Papa Dudut, halos gabi-gabi kapag nalalasing ang tatay ko ay pinagsasalitaan niya kami ng masasakit. Lumabas yung katotohanang hindi pa rin pala kami tanggap ng tatay ko. Lalo na't walang trabaho ang tatay ng anak ko at nakikipagsabayan din sa inuman. Halos hindi ko na makilala ang sarili ko. Nabuhay akong may galit. Lalo na't parang ang hirap kong makausad. Ang hirap makaahon. Nagtinda ako ng barbecue para matustusan ang kailangan ng anak ko. At para na rin makatulong sa nanay ko. Halos wala akong maibulsa dahil napupunta sa pang-ulam ni tatay. Nakakatulong na rin naman ng konti dahil nababawasan ang pagbubunganga ni tatay. Halos malosyang na ako. 10 taon ang itinanda ng itsura ko. Wala na yung maporma, kikay at maarte. Dala na din siguro ng pagkakaroon ng anak.
May mga oras na nagsisisi ako dahil sa pinili kong buhay. Pero napapawi ang pagsisisi ko kapag nakikita ko kung gaano ako kaswerte sa anak ko. Hanggang sa dumating ang isang pangyayaring hindi ko makakalimutan. Naging dahilan din para tuluyan akong makapagdesisyong lumayo. Nagtitinda ako ng barbecue nang biglang humangos ang pamangkin ko. Halos paubos na rin ang tinda ko noon. Tumakbo ako sa bahay. Pagpasok ko pa lamang sa pintuan ay isang malakas na tadyak ang bumulaga sa akin galing sa tatay ko. Napahiga ako. Kasunod ng hindi mabilang na tadyak, palo ng tsinelas, nakaihi ako sa suot ko sa sobrang sakit ng mga natamu ko. Halos magkadapa-dapa na ako sa pagmamakaawang tama na. Hanggang sa tumigil siya pero masasakit na salita pa rin ang binitawan niya. Pinabayaan ko daw ang anak ko. Nadapa pala ang anak ko at nagdugo ang noo. Nagkaroon siya ng dahilan para saktan ako. Para mailabas niya ang galit niya sa akin. Wala akong lakas ng loob para sumagot. Iyak lang ako ng iyak. Yun ang naging tugon ko sa lahat. Walang nagawa ang nanay ko. Halos mawala na ako ng malay sa sobrang sakit ng loob ko. Hindi makatarungan na bubugin niya ako. Panay daw ako, pera gayong nakikinabang naman siya. Itinanim ko sa sarili ko at sa isip ko na makakaalis din ako sa impyernong kinakalagyan ko. Hanggang nasanay na lamang kami sa kalupitan niya. Nakailang layas na rin kami at nakailang balik na. Naranasan pa naming masikatan ng araw sa daanan. Daladala ang mga nakasakong gamit. Walang magawa kundi ang umiyak at halos nabuhay kami sa kahihiyan dahil sa ginawa ng tatay ko. Sobra na siya kung tutuusin. Pero sinisisi ko ang sarili ko dahil nagmahal ako. Nagmahal ako sa maling tao, sa kamag-anak ko. Isa akong malaking kahihiyan na hanggang sa ngayon ay ikinakahiya ko ng tatay ko. Nadadamay ang pamilya ko sa pinili kong buhay. Nadadamay ang anak ko sa mga bagay na dapat ay hindi niya naranasan. Magsisiman ako pero huli na, heto na ang buhay ko. Heto na ang kapalaran. Akala ko ay hanggang dito na lamang ang buhay ko. Hanggang sa makatanggap ako ng message mula sa bayaw ng ama ng anak ko na nandito sa Dubai. Nagtatanong kung gusto ko daw na mag-Dubai. Sa totoo lang ay hindi na ako nag-isip. Umuo na ako kaagad. Dala na rin siguro ng gusto kong magbago ang buhay ko. Naalala ko dati, lagi kong sinasabi na hindi ako magiging kasambahay. Pero heto na, nakahain na sa harapan ko. Naghantay ako ng 2 araw. Hanggang sabi nila ay lumuwas na raw ako dahil okay na ang visa ko. Kasi sa totoo lang ay may passport na ako. Naghahantay din ang tawag kasi may kukuha din na sa akin kaso hindi natuloy. Masakit mang aminin pero oo, naging makasarili ako sa pag-alis. Dahil tanging nasa isip ko ay sa wakas ay matatakasan ko na ang buhay na meron ako. Masakit iwanan ng anak ko pero mas masakit na manatili sa impyernong kinakalagyan ko. Na halos araw-araw ay patayin ako ng mga masasakit na salita ng aking sariling ama. Na halos araw-araw ay madurog ang pagkatao ko sa tuwing pinagtatanggol niya ako sa tatay ko. Lumuwas ako, dala ang pangako sa tatay ng anak ko na kami pa rin balang araw. Pero aaminin ko, simula nung niloko niya ako ay nag-iba na ako. Wala na ako halos tiwala sa lahat. Sa nanay ko na lamang. Pare-pareho kasi sila. Kapag mahina ka, pagsasamantalahan ka nila. Kapag mahina ka, ay talo ka. Huling sulyap ko sa anak ko ay halos ayaw kong umalis. Pero mas nanaig ang kagustuhan kong makaalpas sa mga gapos sa kamay ko. Nakasakay na ako ng bus pero hindi pa rin maubos-ubos ang luha ko hanggang sa nakatulugan ko na lamang ang pag-iyak. Pagdating ko sa Maynila, ibang-iba sa akala ko ang madadatnang ko. Kesyo medical na lang daw, lilipad na ako
ang dami namin sa accommodation. Halos siksikan sa tulugan. Libre naman ang pagkain, halos may mga kanya-kanyang kwento ang bawat isa kung bakit nagpa siya silang lumayo kagaya ko. Actually, ako ang pinakabata sa edad na 22. Wala akong kaalam-alam sa pinasok ko. Naging maayos naman ang resulta ng medical ko at heto na nga, flight ko na. Magbabago na ang buhay ko. Maaga kaming gumayak. Kahit halos hindi na makabangon, dala nga nang nagkaroon ng inuman kasi nga paalis na kami. Pagkarating namin sa airport ay nagtaka ako kasi may guide kami. Dito daw ang pipilahan. Ganyan-ganyan, kinakabahan ako. Alam ko na tama ang kutob ko na ilegal ang pinasok ko. Natakot ako pero andito na at kailangan ko nang ituloy. Nakalusot naman ako kasabay ng mga kasama ko pero bigla kaming hinarang ng isang immigration officer. Kinabahan ako. Heto ba ang dahilan kung bakit nila kami na briefing bago umalis? Sinunod ko ang sinabi ng agent ko na kahit pigain nila ako ay hinding-hindi ako magsasalita. Halos maihi ako sa nerbiyos. Sand na makmak na tanong, mga isang oras siguro bago ako pinalabas. Paglabas ko pa lamang ng airport ay halos mangisay na ako at iyak ako ng iyak. Gusto ko nang umuwi kaso ay 100 na lang ang pera ko. Sinundo nila ako at iyak ako ng iyak. Sinabayan pa ng pagsusuka dahil nag-hangover ako. Bumalik lahat ng masasakit na alaala ko. Ang hirap kong makausad. Lahat ay may balakid. Umayaw ako, natakot ako at ang sabi ko ay hindi na ako tutuloy, total ay offload naman ako. Ang sabi nila ay makakaalis daw ako. Nakiusap ang agent ko. Wala akong nagawa at ayaw nilang ibigay ang passport ko. Alak dito, yosi doon. Halos gabi-gabi para makalimot. Yan ang ginawa ko. In-off ko ang CP ko kasi akala ng pamilya ko ay nakaalis na ako. Gustong gusto ko nang umuwi kaso eh papaano. Lalo lamang akong idadown ng tatay ko. Nakailang balik kami sa airport at halos nakaipon ako ng boarding pass. Laging hindi natutuloy. Nagbayad ang agency ko dito ng mahigit 30,000 para mabura ang offload record ko. Bawat araw na nagdaan ko sa accommodation ay nakilala ako ng mga taong itinuturing ko ng pamilya. Hindi na ako magbabanggit ng pangalan dahil alam kong kapag narinig nila, alam na alam nila kung sino ako. Kasi halos lahat ng napalapit sa akin ay kilala na kung sino at ano ako. Oo nga pala, Papa Dudut. Hindi ko na sana siya isasama sa kwento ko. Kaso isa siya sa mga dumamay sa akin ng mga panahong down ako. Isa siyang lesbian. Na-fall ako sa kanya dati. Nagkaroon kami ng relasyon na panandalian. March 18, 2016. Nang lumapag ang eroplano sa Abu Dhabi International Airport. Nakahinga ako ng maluwag, sa wakas ay nakalis na ako. Bagong buhay, bagong yugto. Kabado pero ramdam ko sa sarili ko na nagkaroon ako ng kalayaan. Nagkaroon ng kapanatagan ang loob. Naabutan ko ang ilan sa mga kasabayan ko sa Pilipinas at yung iba ay bumalik dahil masama ang amo. Yung iba naman ay binalik kasi ayaw ng amo. Meron pang uuwi kasi may sakit. Bawat isa sa amin na nandun ay may kanya-kanyang mga pangarap. May mga umiiyak kasi hindi kinaya ang homesick. Pero ako ay nasabi ko sa sarili ko na kailangan kong maging matibay para sa anak ko at sa nanay ko. Kinabukasan pinagbihis kami kasi daw pupunta kami ng opisina. Para kami mga paninda na nakahilera at may bibiling amo. Ganon ang sistema. Nakaupo lang kami hanggang sa tinawag ako, unang interview. Pito ang anak, bawal ang CP, umayaw ako. Pangalawa ay baby ang aalagaan. Sabi ko ay hindi ko kakayanin kasi may anak akong iniwan at lalong sasama ang loob ko. Pangatlo si madam ko ngayon. Akala ko ay ayaw sa akin kaya may isa pa siyang in-interview.
Yun na sana ang kukunin niya, pero biglang nagbago ang isip ni Madam. Kaya naman sa kanila ako napunta. Grabe ang dasal ko sa sasakyan pa lamang na sana'y maging mabuti ang lagay ko sa kanila. Dasal ang naging gabay ko sa lahat. Pagdating namin sa bahay nila ay may Pinay pero siya yung papalitan ko. May apat na anak, Panay lalaki. May isang Indonesian pa na maid. Pinilit kong maging okay at naging maayos naman ang mga unang araw ko sa kanila. Matitigas ang ulo ng mga bata. Halos hindi ko kayanin. Hanggang sa may nakita akong kakaiba sa bahay na yon. Yung Pinay na papalitan ko at si Sir ay may makamundong ginagawa. Natakot ako kasi alam ko na alam nila na nakita ko sila. Sabi ko dati babalik na lamang ako sa agency. Paano? Wala naman akong contact at nasa kanila. Iyak lang ako ng iyak sa banyo. Bago umalis yung Pinay ay binalaan niya ako na mag-iingat daw ako. Lumipas ang mga araw, lumabas ang ugali ng kasama ko at mga maids sa kabila. Halos makailang ulit na rin akong nagpabalik-balik sa agency pero ayaw nila akong ibalik. Tiniis ko ang bawat araw na inaapi ako ng ibang mga lahi. Pinagpaplansya nila ako ng gabundok na dapat ay sila ang gumagawa hanggang sa nagsumbong na ako. Kinausap ako ni Madam na huwag akong makinig sa kanila hanggang sa nagkasungay na rin ako. Lumabas ang pagkamaldita ko at natuto akong lumaban. Inisip ko na bakit ako magpapaapi, gayong buong buhay ko ay inaapi ako ng mga taong inaasahan kong magli-lift sa aking pataas. Naging libangan ko po ang Facebook, naging sandalan at naging kaibigan ko sa oras ng kalungkutan. Dito ako mas na-open sa mga gawain ng mga lalaking hayok sa laman. Mga babaeng gutom sa papuri kaya panayhubad ang binabandera. Madami na akong nakachat, marami nang nakipaglukuhan. Ganon ang buhay ng OFW. Mamamatay ka sa homesick kapag nagpatalo ka. Ang araw ay naging buwan. Halos naging napakatagal ng bawat araw sa akin. Napakahirap ng mabuhay ng mag-isa sa isang lugar na isa kang banyaga. Napakahirap ng malayo sa pamilya. Pero kakayanin ko kesa manatili sa impyernong kinakalagyan ko dati. Tama nga sila. Mararanasan ang lahat ng hirap kapag nag-abroad ka na. Halos hindi makakain sa sobrang pagod. Hindi makatulog sa sobrang pangungulila. Walang pakialam ang amo mo kung may pahinga ka ba o wala. Utosan ka kaya wala kang magagawa. Utos dito, sigaw doon, mga batang sutil. Ang akala ko ay makakaalpas ako pero heto, sa mas malaking hawla pala ako mailalagay. Nagpatuloy ang buhay ko hanggang sa nakita ko ulit ang unang lalaking minahal ko sa Facebook. Nagkaiyakan kami sa VC. Naramdaman ko ulit ang kilig nang una ko siyang nakita. Nasa Taiwan na rin siya. Walang asawa, walang sabit at naging kami ulit. Pormal akong nakipaghiwalay sa tatay ng anak ko. Hindi siya pumayag pero anong magagawa ko, may mahal na akong iba. Oo, Papa Dudut. Nakipagrelasyon muli ako sa kanya. Mahal na mahal ko pa din siya. Inabot naman kami ng isang buwan na sweet. Pero bigla siyang nagbago. Pinamukha niya sa akin na hindi niya tanggap ang nakaraan ko. Masakit pero kinakaya ko ang lahat. Kung paano niya ako itrato dahil mahal ko siya. Kaya tinatanggap ko kung ano siya. Hanggang sa naging madalang na lamang ang chat namin. Yung tawag eh halos wala na. Pero sa maniwala kayo't sa hindi, Papa Dudut, hanggang sa ngayon ay umaasa pa rin ako na sana ay mapasakin siya. Hanggang sa nakipaghiwalay na rin siya. Makulit daw ako at ayaw daw niya sa akin. Sobra akong nasaktan, Papa Dudut. Iyak lang ako ng iyak at lahat naman ay sinunod ko pero kulang pa din pala. Mabababaw ang rason niya sa pakikipaghiwalay. Sinabay niya ang pakikipaghiwalay noong nagbakasyon ako. Pero bago yon, isang pangyayari ang nagpabalik lahat ng alaala ko na masasakit sa mga lalaki.
A man is always a man, ika nga nila. Pare-pareho sila. Hindi makontento sa isa. Na kahit may asawa na, pipiliin pa rin mahumaling sa iba. Oo, Papa Dudut, na humaling sa akin ang boss ko. Biglang bumait siya sa akin. Kesyo, pwede raw akong manood ng TV sa loob. Makailang ulit din niya akong tinangkang suhula ng pera. Takot ako pero hindi ko ipinapakita sa kanya na takot ako. Nanatili akong tahimik. Wala akong pinagsasabihan sa kung ano ang nangyayari sa akin. Takot ako kasi pulis ang amo ko. Baka baligta rin ako. Tama sila na kapag hindi ka pumatol ay hindi ka nila aanuhin. Nagpatuloy ang pagiging malapit sa akin ng amo ko. Merong tatawagin lang niya ako pero wala namang ipapagawa. Tatayo siya sa likod ko kapag may ipapakuha siya. Nabuhay ako sa takot. Pero nanahimik ako. September 8, 2016. Nakatatak pa din sa alaala ko nang magtagumpay ang amo kong lalaki sa kahalayan niya. Oo, Papa Dudut. Nagawa niya akong lapastanganin sa sarili niyang pamamahay. Halos mabaliw ako. Naging mabait naman siya sa akin, pero hindi ko matanggap na naging mahina ako. Nagpaubaya ako at nagpadala ako sa takot. Napakabilis ng pangyayari. Halos araw-araw kong iniisip na sana ay mamatay na lamang ako. Alam niyo yung feeling na ang dumi-dumi ko? Nawala na akong karapatang mabuhay kasi sobrang dumi ko na. Isinumpa ko mula sa araw na yon na hinding-hindi na ako magmamahal sa kahit na sinong lalaki. Galit ako, Papa Dudut. Magpahanggang sa ngayon, daladala ko pa rin ang sekretong yon ng buhay ko. Iniiyakan ko pa rin kapag naiisip ko na nagpaubaya ako. Ako ang pumili ng tadhana ko kaya nangyari yon. Walang nagbago sa kanya. Normal pa rin ang pakikitungo namin sa isa't isa. Pero sa tuwing napag-iisa ako sa bahay ay kinakausap niya ako. Ako ang umiiwas hanggat maaari, nilalayoan ko siya. Gaganti ako, nasabi ko sa sarili ko. Hanggang umabot ako ng isang taon, nagulat ako nang kausapin ako ng amo ko na pag-aaralin daw ako ng driving. At bukod doon, magbabakasyon ako. Gulat, excited at tuwang-tuwa syempre dahil biyaya to. Pero gulong-gulo ako. Chance ko na to para makalayang muli sa hawla na kinakalagyan ko. Sa dami ng napaghingan ko ng payo, iisa lang ang sinabi nila. Grab it. Oo nga naman, madaming nangangarap nito, sino ba ako para tanggihan ang grasyang nasa harapan ko? Umuo nga ako sa amo ko. Kasabay ng Ramadan ng pagpasok ko sa driving school. Napakahirap pagsabayin ang pag-aaral sa pagtatrabaho, lalo na't Ramadan pa. Walang kain, kulang sa tulog kaya pagod na pagod. Ang sabi ko naman sa sarili ko, hinding-hindi ko ito susukuan. Sa theory exam, nakadalawang take ako. Sa parking exam ay dalawang take din. Sa road ang sunod. At heto na nga, bago ako isabak sa final road ay pinagbakasyon ako ng 25 days sa Pilipinas. Oo, iniisip kong wag nang bumalik. Iniisip kong mag-apply na lamang sa iba pero naunahan ako ng konsensya ko. Nakapagbakasyon nga ako. Take note, tatay ko pa ang sumalubong sa akin. Halos maiyak ako. Kasi pag-alis ko ng Pilipinas noon ay 5 pesos lang ang laman ng wallet ko. Ngayon halos mabili ko na ang gusto ko. Pagkarating ko pa lamang ng bahay, anak ko na ang hinanap ko. Halos madurog ang puso ko dahil ayaw sa akin ng anak ko. Tama nga sila. Kapag iniwan mong maliit pa, pagbalik mo ay halos hindi ka nakilala. Masakit. Araw-araw ko siyang sinusuyo pero halos araw-araw din niya akong pinagtutulakan. Iiyak na lamang ako sa sobrang sama ng loob. Heto ba ang kapalit na mga pangarap ko? Ang malayo ang loob ng anak ko. Halos alak ang naging sandalan ko. Alak dito, alak doon.
para makalimot din sa pagiging malupit ni kapalaran sa akin. Nagkaroon din ako ng karelasyon sa loob ng 25 days na yon. Tatlo, oo Papa Dudut. Tatlo ang lalaking nakarelasyon ko na halos laro lang din. Nakakahiyamang aminin pero nakipaglaro po ako sa apoy. Yung isa ay may asawa. Yung sundalo halos jowa ng masa. Yung isa naman ay panandali ang tawag lang ng laman. Nawala na ako ng respeto sa sarili ko. Hanggang sa nagising na lamang akong isang umaga na pabalik na pala ako dito. Kasabay ng paglipad ng eroplano ang pangako sa sarili kong babaguhin ko na ang kapalaran ko. Mag-uumpisa mismo yon sa akin. Pero nasa akin pa din ang isiping hindi na ako magtitiwala sa mga lalaking halos katawan lang ang gusto. Pare-pareho sila. Pare-parehong mapagsamantala. Hindi ko sinabing man-hater ako Papa Dudut, pero lahat ng balak manligaw sa akin ay pinaprank ako. Ayokong magmahal ng lalaki. Lalong-lalo na ayaw kong magtiwala sa lalaki. Nabuhay ako sa kasabihang a man will always be a man. Katawan lang ang gusto ng mga yan. Matapos kang tikman ay iiwanan ka din. Pwes kung kaya ninyo ay kaya ko din. Halos nawalan ako ng tiwala sa lahat. Sinarili ko ang lahat ng sama ng loob ko. Na kahit pamilya ko ay ayaw kong ipaalam kung ano ang nangyayari sa akin dito. Sobrang tanga ko at bumalik pa ako dito. Naka 4 takes ako ng final road test at sa wakas ay nakuha ko ang international license ko. Magbabago na ang buhay ko. Madami akong pangarap para sa akin at para na rin sa pamilya ko. Makakaalis din ako dito at makakaalis din ako sa hawlang nakulungan ko. Heto ko uumpisahan ang paghihiganti ko. Oo, iniisip kong maghiganti kasi neto lamang nakaraang buwan. Ginalaw muli ako ng amo ko. Walang-wala nang natirang respeto sa katawan ko. Nasa punto na ako ng buhay ko na gusto ko nang itakwil pati sarili ko. Ang hina-hina ko. Nagtatapang-tapangan lang pala ako. Sinabi kong gaganti ako pero sa huli ako yung talo. Huhusgahan ako ng karamihan, alam ko. At handa ako sa kung anumang panghuhusga ng mga tagapakinig. Sa ngayon papadudot ay umaasa akong titigilan na niya ako. Kasi umiwas na rin ako at ganon din siya. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari bukas. Pero nagdarasal ako na sana ilayo niya ako sa kung anong tukso ang meron dito. Nabubuhay ako sa takot. Nabubuhay ako sa galit. Nabubuhay ako sa pagkamuhi sa may mga asawa nang naaatim pang tumikim ng iba ngayong may asawa na. Namumuhi ako sa sarili ko dahil hanggang sa ngayon ay andito ako at daladala ang mga pasaning ako mismo ang gumagawa. Umaasa akong bukas ay makalaya na ako sa tadhanang ako mismo ang gumawa. Sa ngayon, Papa Dudut ay nasa punto ako ng buhay ko na kine-question ko ang pagkatao ko. Ang dami-daming tanong, nagkakagusto na kasi ako sa kapwa ko babae. Sa katunayan ay may naging jowa na rin ako sa Facebook na mga tibo at babae. Dala lamang ba ito ng galit o heto na ang umpisa para makilala ko ang tunay na ako? May jowa ako sa ngayon, tibo siya at ramdam kong mahal niya ako. Sa next kong pagbabakasyon ay plano kong wag nang bumalik dahil plano na rin ang tiyuhin ko sa France na kunin ako. Konting tiis na lang. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa kabila ng mga maling nangyari sa buhay ko, nandyan siya para gabayan ako. Itutuwid kung ano ang mga naging mali ko. Dahil alam ko nakasama ko siya. Nagdarasal ako na sana'y maliwanagan ang isipan ko sa mga bagay-bagay na sana'y malampasan ko. Ang mga masasamang mga nangyari sa buhay ko. Na sana ay tuluyan ang maghilom ang kung anong sakit ang nararamdaman ko. Na sana ituwid ng may kapal ang kung ano ang likong meron sa buhay ko sa ngayon. Alam ko na gaano man ako kasama, mapapatawad ako ng nasa itaas. Sa ngayon Papa Dudut ay nasa process ako ng healing. Alam ko at ramdam ko na mahirap
at matatagalan pero porsigido akong ibalik ang kung ano ang nawala sa aking pagkatao. Sa mga nagtatanong kung bakit nandito pa rin ako gayong ganon ang ginagawa ng amo ko, well, I choose to stay kasi I want to prove na kaya kong umiwas sa kung ano ang mangyayari. Uumpisahan ko sa sarili ko dahil alam ko na sa akin mag-uumpisa ang lahat. Kamakailan lang nang kinausap ko siya, natigilan na niya ako habang may natitira pa akong respeto sa kanya. At nangako naman siya at ramdam ko na may isang salita siya. Binala ko na wag na lamang ipadala ang kwento ko dahil alam ko na mahuhusgahan ako. Pero alam ko sa sarili ko na mas makakagaan ito sa parte ko. Naway magkaroon ng aral ang buhay ko. Maging matibay sa kung ano ang pipiliin nating tahakin. Laging gawin ang tama dahil ikaw at ikaw din ang tatamo sa kung ano ang kahihinatnan ng gagawin mo. Never invest too much emotion on things kasi minsan ay nakakalimutan mo kung ano at sino ka. Destiny will be destiny if you choose it to happen. Hanggang dito na lamang po muna, hindi pa dito natatapos ang kwento ko. Pero alam kong sa tulong niya ay makakaalpas ako sa kapalarang pinili ko. Umaasa po ako na sana mabigyan ng tinig ang kwento ng buhay ko. Maraming salamat po at araw-araw ko pong hinihintay na i-message niyo po ako na babasahin ninyo ang sulat ko. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Yumie ng Dubai. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories.